Bakit ka ba nasa Canada? Ano ba yung goal mo sa buhay? Wala namang trabaho talaga na magaan eh. Hindi kaya sumagi sa isip ko na sa Pilipinas, a few months ago, ballpen, libro, laptop, ito yun ang mga hawak ko. And then now, nagdudugoan na yung kamay ko kasi nagkakahiwa-hiwa na dun sa mga boxes. Hello, magandang araw. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Mindy ng Calgary, Alberta, Canada. And in today's video po, i-share ko kung paano nga ba ang isang teacher sa Pilipinas ay naging kargador sa Canada. Ako nga po pala ay isang open work permit holder dito sa Canada dahil yung Mrs. ko si Joyce ay isang international student. So marahil kung matagal na po kayong nanonood ng mga vlogs or nakakabasa ng mga stories about buhay sa Canada, siguro hindi na po kayo mababago sa storya na yan kasi usual na po yan dito at hindi po natin ikinahihiya yan. Umating kami dito sa Canada noong August 6, 2021, pero hindi agad ako nakapag-apply ng mga trabaho kasi kinailangan pa namin noon na mag-quarantine ng ilang linggo. Bago pa kami lumipad papunta dito sa Canada, pinrepair ko na talaga yung sarili ko na alam ko na yung role ko eh. Dahil ako isang open work permit holder at international student nga si Joyce. At hindi naman namin kayang provide or bayaran yung 2 years tuition fee. At sa 1 year tuition fee lang binayaran namin. Alam ko na talagang kakayod talaga ako ng matindi dito. And isang challenge din kapag pumunta kayo dito, nakasama yung pamilya, may maliliit kayong bata. You have to find a way kung paano yung i-manage yung schedule nyo para all the time may kasama yung mga bata. So alam ko na ang target ko talaga noon ay makapagtrabaho ng panggabi. So ni-research ko na at inalam ko na kung ano yung mga trabaho na panggabi na pwede kong makuha. At alam ko na rin na mabigat ito, kaya sa Pilipinas pa lang ni-ready ko na yung sarili ko na physically and mentally alam ko na yung sasabakin ko. Nung dumating kami dito sa Calgary nung August 25 after ng quarantine namin, ang una kong inatupag talaga is yung paghahanap ng trabaho. I-print ako ng mga resumes at nag-ikot ako dito. At ngayon, napatunayan ko na hindi naman pala ganun kahirap maghanap ng trabaho dito as long as willing ka talagang magtrabaho. Actually, sa isang interview sa Tim Hortons, no, sinabi nila sa akin na totoo nga, mas prefer pa nila yung walang experience kesa doon sa masyado ng experience na marami na rin alam na kalokohan, di ba? Ika nga. So yun, nakakuha naman ako dito ng trabaho. Actually, hindi tumagal ng 10 araw eh. May trabaho na ako eh. Nakapagtrabaho ako ng part-time sa Value Village at naging matagal akong nagtrabaho dyan na gusto ko talaga yung workplace na yan. Value Village, kung hindi nyo alam, ito yung puntahan ng mga kagaya naming baguhan dito sa Canada. Kasi dito sa Valley Village, isa siyang thrift store. At yung mga tinitinda dito is yung mga donations galing sa mga tao na taga dito din. So ang naging trabaho ko doon sa Valley Village ay tinatawag na, ang ganda pakinggan eh, CDC Ambassador. So as CDC Ambassador, madali lang ang role nun. Mag-receive ng mga ibinabagsak nila ng mga damit, furnitures, gamit sa bahay. So yung mga dinodonate, ako yung humaharap sa tao, nagpapasalamat sa donations nila. At minsan, kami din yung nagpa-price ng mga furnitures bago yun i-display doon sa loob ng store. So in short, puro buhat din ito. Kasi galing sa sasakyan ng mga nagdodonate, talagang kukuhanin mo, sasalubungin mo sila at bubuhatin mo lahat ng donations nila papasok sa store. Pero hindi pa pala yun magiging mabigat na trabaho ko dito sa Canada. Nagustuhan ko yon yung Value Village. Magtagal ako dyan. Kung hindi ako nakahanap ng full-time at hindi naging busy yung full-time ko, malamang hindi ko basta pakakawalan yung Value Village eh. Kasi kapag nagtrabaho ka dito, may discount. So, mura na nga. Thrift store na nga siya. Mura na yung mga nabibili dito. Pagkatapos, meron ka pang discount as employee. Dahil nga hindi ko kayang mag full-time sa Value Village dahil pang-umaga lang ang binibigay nilang schedule. At conflict yon kasi umaga ang pag-aaral ni Mrs. Kinailangan ko talagang maghanap na ng panggabi na trabaho. At hindi naman din ako nahirapan.
Kaya sa paghahanap ko ng trabaho na panggabi, nag-apply ako sa mga warehouse. Unfortunately, yung mga warehouse ay hindi sila basta tumatanggap ng mga gaya ko na wala namang experience. Pero ibang storya pagdating sa mga agencies. So dito pala, uso rin yung agency. Bali yung agency, pumapartner sila sa mga warehouse or sa iba pang mga malalaking employers. At sila yung nagiging in charge sa paghahanap ng tao kapag malaking pangangailangan ng mga partner nila na company. Tambay tayo dito sa may public library. Itong library na ito, malaki rin ang part nito sa pagsisimula namin kasi dumating kami dito na walang printer. Dito sa may public library kami nagpiprint. Kasi kapag nag-member ka dyan, bibigyan ka nila ng card. Pagkatapos, pwede ka namang hiram ng mga libro. At the same time, pwede ka na rin gumamit ng computer nila, mag-internet, at mag-print ng mga documents. I came across this agency na may job posting. Ang sabi nila sa posting, naghahanap sila ng workers to help dito sa specific warehouse na to in the southeast. Naisip ko na applyan ko agad kasi ang ganda nung schedule niya. Nag-start ang work ng 11:30 at natatapos ng I think it's 6:30 that time. And then ang sahod niya is nag-start ng $18 per hour. Unlike doon sa previous job ko, sa part-time ko, minimum lang talaga sila, like $15 per hour. So malaking bagay yung plus $3, ano? So ginrab ko agad yon at in-applyan ko agad sila. Laking gulat ko naman guys, agad-agad, kapag kapasa ko ng resume sa kanila, tinawagan na nila agad ako. Hinayar na nila agad ako. Sinabi nila, same day yon ha? Sinabi nila na mag-start na ako sa gabing yun. So, hindi ako makapaniwala. Actually, may kinontak pa ako isang tao na sinabi ko, legit kaya to? Kasi natatakot ako, hinihingi na nila yung aking yung void check. Binibigay kasi yun talaga sa employer mo pag na-hire ka eh. Kasi doon nila ilalagay yung sahod mo. So, hesitant ako na ibigay yung mga ganong documents kasi inisip ko, sabi ko, baka bogus to. At kung ano mangyari sa akin, mas scam ako, no? Pero yun nga, may nagsabi sa akin na hindi, ganyan talaga. Kasi kailangan nila ng tao. So yun nga. Ang pagkakamali ko naman dito, dahil nga nagulat ako sa sobrang bilis, hindi ko na nabasa masyado yung job description. Hindi ko nabasa masyado kung ano yung mga requirements na suot na dala mo before working there. At hindi ko rin nabasa na super lamig pala ng pagtatrabahuhan. Nakalagay pala doon na you have to be prepared to work in a very cold environment. Kasi yung palang warehouse ay nag-i-store ng mga pagkain, ng mga frozen food. So freezer pala at wala akong alam-alam. Naman, sige, sabak na to. Maganda, $18. Tapos yung panggabi na hinahanap ko. Napakagandang opportunity na nun. So sabak. So nung gabi na yon, nung unang gabi na yon, nagulat ako doon sa gagawin. Hindi ko alam na ganun pala ang trabaho ng temporary worker sa isang warehouse. Nga pala, ang tawag sa mga worker na hinahire ng agencies, uso pala dito yung tinatawag na temps or temporary. Temporary kasi isesend ka lang nila sa mga partner nila na employer or company. Depende kung kailangan nung mga company na yon. So temporary, hindi ka regular na magre-report. I was very lucky nung mga time na yon kasi yung warehouse na pinagdala nila sa akin para magtrabaho is sobrang busy talaga. Sobrang busy, kailangan nila ng tao gabi-gabi. Guys, sino naman kasi ang tatagal sa trabaho sa warehouse na ito? Pakita ko sa inyo. Ito, yung picture na to. Yan. So yan yung mga trailers na nagdadala ng mga products sa warehouse. At ang naging trabaho ko dyan ay i-unload lahat ng laman ng trailer na yan by hand at ilagay sa paleta. Kung sinabi na kailangan i-arrange nyo ng 10 layers, 5 cases per layer, so kailangan nyo yung gawin at sundin. At by hand. At dahil nga aanga-anga ako at hindi ako prepared, wala akong dalang gloves, wala akong dalang steel-toed boots, wala akong dalang makapal na jacket. So ang ending,
gininaw at nagkasugat-sugat ang mga kamay ko. Kasi yung palang mga boxes, guys, kapag pala frozen yan or nasa frozen freezing temperature niyan, ang talas pala ng mga edges niyan. So dahil kabubuhat mo, nagkahiwa-hiwa yung kamay ko nung gabi na yon. Ang isang boxes din doon, nagkakabigat ng usually like 5 to 10 kilograms. So mabigat-bigat din considering na sa isang gabi is dapat expected kayo na makatapos ng dalawang truck. At dalawang tao lang kayo na magka-partner doon sa isang trailer. So ganun kabigat ang trabaho, guys. Ako na magandang pwesto, mga kaibigan. May mapapagpatungan na ako ng cellphone kasi alam niyo naman, nagsisimulang vlogger, wala man lang tripod or monopod pang hawak. So hanap lang ako ng pwesto dito sa playground para mapagpatungan ko ng cellphone. Yan. Perfect. Pwede na to kahit medyo tabingi. Okay na yan. So yun, no? Nung nakita ko yung trailer at nung sinabi nung supervisor na itong trailer na to, ina-assign ko kayong dalawa dito at ito yung i-unload ninyo na product pagbukas, parang nanghina na yung tuhod ko eh. Parang sabi ko, uwi na, kay, uwi na ba ako? Kasi ang haba ng trailer. Pag nasa loob ka ng trailer, hindi mo maabot yung ano niya eh, yung bubong niya eh. So kahit talunin ko, parang hindi ko kayang abutin eh. At yung products na nasa loob ng trailer is mula sa sahig hanggang sa sakto lang na maabot mo. Pero kung hindi ka magtutungtungan, kung hindi mo tutungtungan yung ibang products, hindi mo makukuha yung pinaka nasa ibabaw. So imagine niyo, sobrang habang trailer, yung load simula sa sahig hanggang taas, kailangan niyo yung buhatin isa-isa. Like 5 to 10 kilos, sabi ko nga no, 5 to 10 kilos. And then ilalagay sa paleta, i-build sa paleta. After i-build sa paleta, babalutin niyo pa. And then ang trabaho lang ng mga forklift operator, guys, kukuhanin nila yung paleta at irarack nila yung binild ninyo. So ganun. Yun yung mga operator, yun yung mga regular employees. Kayo na tagabuhat ng mga kargador, kayo yung mga tinatawag na temps. So kayo nga yung mga under agency, kami yung mga under agency na tinatawag depende sa pangangailangan ng mga warehouses or companies na to. Now, siguro itatanong ninyo, hindi kaya sumagi sa isip ko na sa Pilipinas, a few months ago, ballpen, libro, laptop, ito yun ang mga hawak ko. And then now, nagdudugoan na yung kamay ko kasi nagkakahiwa-hiwa na dun sa mga boxes. At hinihingal ka na sa sobrang bibigat ng mga binubuhat mo. Pumasok kaya sa isip ko yun? Oo naman. So alam ka naman, na parang hindi ka naman normal na tao kung hindi yung papasok sa isip mo. Pero again, ang isipin mo, bakit ka ba nasa Canada? Ano ba yung goal mo sa buhay? Wala namang trabaho talaga na magaan. And before kami nagpunta dito, physically, mentally, spiritually, pinaghandaan na namin yan ni Joyce. At alam na namin kung ano yung sasabaki namin. So itong mga to, mahirap, pero stepping stone lang to. Dadating din yung time na magkakaroon tayo ng opportunity na ika nga mag-upgrade. Pero sa ngayon, sa panahon na to, ay hindi pa yun yung panahon na yun. Dadating lang tayo doon. So pag naisip mo kung bakit nandito ka sa Canada at ano ba yung goal ninyo, ano ba yung gusto nyong makamit dito, wala. Magkakaroon at magkakaroon ka ng lakas at motivation na gawin yung trabaho mo ng maayos kahit gaano pa man yan kahirap. Thanks God kasi siguro napansin din naman ng employer yung pagiging persistent ko sa trabaho. Never ako nagreklamo, umangal, oo lang lagi. Gawa lang kung ano yung pinagagawa. Kung pinaglinis ka dito o mag-map ka dyan, gawa lang tayo. Siguro napansin din nila yon. And after 2 weeks, yung $18 na per hour is ginawa na agad nilang $19. Nagsimula kasi ako dito sa warehouse na to noong September 26. Or before ako mag 1 month sa trabaho, sinabihan ako ng boss ko, nung supervisor na panggabi. At sabi niya, gusto mo ba na mas mataas ng sahod? Sabi ko, oo naman, bakit hindi? Yun naman talaga yung gusto ng kahit sino, di ba? Sabi niya, willing ka bang matuto na mag-drive ng forklift? Sabi ko, yun talaga yung gusto ko. Di ba? So yun yung chance mo na makaalis ka doon sa pagbubuhat.
at mag-drive ka ng machine para gawin yung trabaho, di ba? Mas magaan yun. So syempre naman, sabi ko sa kanya. And siguro dahil nakita rin naman niya nga yung attitude ko towards sa pagtatrabaho dito sa warehouse, eh binigyan niya ako ng napakagandang opportunity. Tinuruan niya ako sa machines at binigyan na niya ako ng trabaho inside the freezer. So dahil dito kasi sa Canada, I'm not sure sa ibang lugar at sa ibang employer, ano, sa ibang companies. Pero sa amin, if you are working in a freezer, magkakaroon ka ng $1 premium. So dinadagdag yun sa sahod. So after a month, sumahod na ako ng $20 per hour. So from October, nagsimula na akong magtrabaho bilang parang isa na ring operator. Operator na nga, no? So binigyan na niya ako ng certificate. Although, still ako ay under pa rin ng agency. So nung dumating yung mga November, December, dyan ako nagsimulang medyo, alam mo yon, manligaw na, boss, baka naman na kailangan nyo ng tao. Kasi nakita ko talaga sobrang busy nila eh. Baka naman kailangan nyo ng tao. If mag-hire kayo, ako na lang kuhanin nyo. Total, na-train mo na rin naman ako dito sa machine, sa isang machine na to. Pwede naman niya akong i-train sa iba pang machine at willing naman akong matuto. Yun ang sabi ko sa kanya. And hindi naman ako binigo nung bisor ng panggabi. At come January 23, binigay niya sa akin yung magandang balita na hired na ka daw ako ng company. So para ma-hire ka ng company, ang ginagawa pala ng company dyan is binabuy out ka sa agency. Kung galing ka pala sa agency, ikaw pala ibabuy out nila. Babayaran pala nila yung agency ng malaki para lang makuha ka. So nakakataba naman ng puso at sabi ko talagang hindi ko sila bibiguin at magtatrabaho ako ng maayos, di ba? Bilang kapalit man lang doon sa opportunity na nabigay nila sa akin yun. At sobrang thankful talaga ako na nagkaroon ako ng ganung opportunity. At yun nga, no, ang istorya ng isang teacher sa Pilipinas na naging kargador at ngayon ay isang forklift operator dito sa Canada. I have been working here now for a year and 5 months. Naka-isang taon na ako, guys, sa trabaho na to. At sa last part ng video na to, siguro magbibigyan lang ako ng konting tips. If isa kang open work permit holder at gusto mong subukan na magtrabaho sa warehouse dahil gusto mong maalagaan yung mga anak mo tuwing umaga at gusto mo na medyo mas mataas yung kita, I just want you to make sure na number one, alamin mo yung capacity ng katawan mo. Alamin mo kung kaya mong magtrabaho at magbuhat. Ang pinakamabigat na binubuhat namin dito, even until now na operator na kami as speaker, minsan nagbubuhat kami dito ng boxes na nagkakabigat ng mga 80 pounds. So alamin mo yung capacity ng katawan mo, yung kakayanan mo, dahil mahirap na, dahil puhunan natin dito yung katawan natin, baka dito pa tayo mabalda. Number two, before ka pumasok sa warehouse, basahin mo muna mabuti yung job description na nakita mo sa online site at tingnan mo kung anong klase ng environment pagtatrabahuhan mo. It can be cooler, it can be a freezer. So make sure that yung susuotin mo is tama doon sa work environment na pagtatrabahuhan mo. And isa pa, yung steel-toed boots, required talaga yon kapag nagtrabaho ka dito sa warehouse. O nga pala, disclaimer lang, hindi lahat na warehouse or companies ay nag-a-absorb ng temporary workers or temps na tinatawag. Nakadepende lahat yan. Una, nakadepende yan kung malaki ba yung pangangailangan nila sa tao. At pangalawa, syempre, nakadepende rin yan sa performance mo at sa attitude mo towards sa trabaho kung i-hire ka ba nila. Question, required ba na mag-acquire ng certificate sa Alberta before ka makapasok as a forklift operator sa mga warehouse? Hindi po. So, ang mga warehouse, meron niyang mga trainers din. And sila, pwede silang magbigay internally sa inyo ng certificate if mag-undergo kayo ng training under sa kanila. Ito nga lang, certificate na to, magagamit mo lang to sa loob ng company ninyo mismo. Pero hindi nyo mo to magagamit if let's say mag-apply ka sa ibang warehouse. Hindi nila i-honor yun kasi internal lamang yung certificate na binigay sa'yo. And last tip for today, siguro ang maipapayo ko, if you are coming here to Canada to work,
ang dapat mong dalhin at huwag mong kakalimutang dalhin ay ang tamang mindset. Huwag na nating dalhin dito yung mentality na boss ka, mataas ka, at hindi ka pwedeng utusan. So iba ang buhay pagdating dito sa Canada. At yun lang po for today's video. Sana kahit paano meron ulit kayong napulot na konting tips, at kahit somehow sana meron akong na-inspire. And for support, I would really appreciate kung ma-hit nyo yung like and subscribe and comment na din if you have any questions. So itatry ko na masagot yung mga questions ninyo. Maraming salamat. Bye!